blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is here all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good. God is good all the time. All the time. God is good. Thank you, Lord. All the time. Sometimes it was God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Mga magpalang gabi sa ating mga kapatid. Kung kayo first time, comment lang po dyan. New blessing. Salamat sa Diyos. Binabati natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Kay Brother Richmond Cuenca, shout out sa lahat ng kasama mo dyan, kapatid. Good evening and hello kay Tita Lorna Avellino. Sister Neri Monzon, good evening kay Sister D. Hello din kay Sis Lola and Ruth. Sister Ye, Brother Mike, Brother Rach and Sis Pat, good evening sa lahat. Good evening din po sa inyo, Sister Josinogo. Hello sa iyo, Brother J.S. Raro. Salamat sa Panginoon. Shoutout sa mga kapatid natin sa China. Ayan, Sister Ria Quaresma. Sister Cheryl, Brother Randy Resurrection. Good evening. Tayo po ay patuloy sa ating digital evangelism. Tag natin mga mahal natin sa buhay. I-share natin ang ating live video sabay-sabay. Gawin natin, mga kapatid. Share. Ayan, na-post na yan. Praise God. Salamat sa Panginoon at siyempre binabati natin si Tita Nida and kay Tito Rennie, kay Karen Ashwistal. Good evening. Sabay-sabay tayo na humingi sa Diyos ng gabay. Mananalangin tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Heavenly Father, we thank you. We bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We come to you, God. In the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, we just want to honor you and give you praise and worship. Thank you, Lord. Hallelujah to your name. Salamat po, Panginoon, sa isang buong linggo na pinagkaloob muli sa amin. Isang linggo ng pagpapala, paggabay, proteksyon, pagpapagaling, pabor. Maraming salamat po, Panginoon. We just want to bless your name for the things that you've done into our lives. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa opportunity kami makakarinig ng mensahe galing sa iyo. Salamat sa social media, sa internet connection. Thank you, Lord, for you will speak to us and through us. Thank you for your mercy and your grace. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabait mo sa amin. Salamat po, Panginoon, and tonight, we are opening our hearts to you, God. And dalangin ko, Panginoon, di lang kami manood at makinig. Kami ay mabago ng iyong salita. Kami ay sa buhay namin ang mga maririnig naming mensahe. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumago at maging katulad mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, ang aming prayer ay ang wisdom, knowledge, and understanding na nanggagaling sa iyo. Illuminate your word for us, Lord God. Kaya niyo po maunawaan namin kung gaano kalawak, kalalim, nakila ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. And tonight, we just want to come into your presence. Gusto ko po namin maranasan. Kaya ang prayer namin, Lord, manahan ka sa aming mga pagpupuri. Ikaw ang maitaas sa lahat ng aming gawain. Salamat po, Diyos, aming Panginoon, at gusto ka naming experience tonight at ang presensya mo ang kailangan namin. Dahil kapag narito ka na, Lord, sabi ng salita, there's fullness of joy. Let that joy overflow in our hearts. Let your mercy and love and your favor and your grace be poured out unto us, Lord.
Salamat din, Panginoon, dahil may kapayapaan kang handog sa amin. Ingatan mo aming mga puso at isipan. Aalisin mo ang pangangamba, ang takot. Salamat, Lord, dahil sasagot ka sa panalangin namin. Sa iyong kalooban at panahon, tulungan mo kami mananalangin lagi ng iyong kalooban. Salamat din dahil ngayong gabi, Lord, magpapagaling ka, magpapalakas ka sa mga nanghihina, bibigyan mo ng pag-iingat ang mga nangangailangan ng tulong sa iyo. Salamat po, Panginoon. And we just want to give in advance our praises and worship, grateful for what you will do in our lives. Sa mga darating pang blessing, sa mga bagong kaluluwa, makakasama namin ngayon at makakarinig ng mensahe ng kaligtasan, Panginoon, maraming salamat. Lahat na ito ay aming tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Salamat sa Diyos! Ayan, glory to God sa ating mga kapatid. Salamat sa pag-join natin sa ating online prayer meeting. Kakatapos lang natin mag-pray. Magpupuri muna tayo sa Lord. Awitin natin bagong simula. Ayan. Pag-comment po yung ating lyrics para sabay-sabay tayo magpuri. Huwag na tayo manola. Let us sing to our Lord. Give him praise. Daddy Steve, Reynolds, good evening to your family, Mommy Bang and Sis Novi, Brother Genesis, good evening. Salamat sa Diyos. Sino pa nandyan? Binabati natin ang inyong family at lahat ng kasama nyo dyan. Shout out sa inyo, Sister Janet Pison. Praise the Lord. Sister Reg, Brother John, Eli, kay Marimel Casimiro, at Brother John Lo, Denubo, Princess Veraya, good evening. Salamat sa Diyos. Kaya binabati natin si Leonie Rose, Larion, Lucasan. Sister Wing, Delicerna, Sister Cheng, Brother Francis, Tita Lorna Abilino, good evening dyan. Sister Engracia and Sister Girly Umil. Okay, bawit muna tayo kay Lord. Sister Hansa Blancas, good evening and shout out sa inyong family. Praise the Lord. Kay Sister Mira at Brother Yuri, tayo ay magpuri sa Panginoon. Yes, thank the Lord. Bango na at magpuri sa Panginoon. Bangon na, sa salamat mo sa Diyos, ialay na. Amen. Awitin na ang hiling na nagbibigay ng sigla. Thank you, Lord. Ang mga pangyayari unang panahon, ibig na sa lima, limutin na ngayon. Bye.
kang muli. Magsimula kang muli. Panibagong simula na naman, simula ng linggo sa ating online prayer meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Welcome sa mga first timer. Comment to judge your blessing. Welcome na welcome kayo sa gawain ng Sister Rita, good evening sa inyo kay Sister Rita Kalahat. God bless you po kay Sister Celine Abawag. Salamat sa mga tag, sa mga share kay Sister Mea and Sister Hannah, Brother Harold and Brother Henry. Good evening dyan sa inyo, Sister Arlene Vinson, mga kapatid. And kay Brother Amati Buhel, salamat sa buhay niyo, kapatid. Salamat sa Diyos na buhay. Tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. At syempre, salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid, sa patuloy ninyong prayers, sa ating mga prayer warriors. Kung kayo po ay may... Check, 1, 2. Kung kayo po ay may mga prayer requests, ayan, isend nyo lang sa mga nag-invite sa inyo, sa nag-tag sa inyo, at papanalangin natin yan ng Diyos ay sumasagot. Narinig niya tayo, kaya patuloy tayo mag-prayer. Salamat sa Diyos na buhay. Magko-comfy break muna tayo, mga kapatid. Ha? Thank you, Lord. Dagdag kalaman. Matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa ating Comfy Break! Awit of the Day! Basahin natin ang Psalms chapter 114. Ito po ay yung paggunita na awitin na paggunita sa pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelites. Ayan, sa pagkabihag o yung bondage slavery sa Egypt, di ba? Naalala niyo pag binasa niyo yung Exodus. Ang ibig sabihin niyan exit. So, umexit na sila, inalis sila doon ng Panginoon through Redeemer Moses. And diniliver sila doon, no? Ay, yeah, diniliver sila, deliverer pala. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, ang napakaganda rito yung verse 1, yung opening niya. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y kanyang inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan lahat ay lumikas. Ayun. Alam nyo, napakaganda talaga kapag nabasa mo yung buong Bible, kung paano yung Old Testament connected talaga siya sa New Testament, si Jesus. Kung ano yung experiences ng mga Israelites is, yun yung experiences ng mga tao. And Egypt, doon sila galing. Slavery, sila ay talagang forced into labor. Ayaw nila, talagang kailangan nila magtrabaho. They were slaves. Eh, talagang hirap na hirap sila. Hindi sila umuusad sa kanilang buhay. And for hundreds of years, walang pong nangyayari. Pero ang Panginoon ay nakakarinig sa daing ng kanyang mga anak. Mga pinili niya yun eh. Kaya nagpadala siya, no? Para sila ipalayain. And that is Moses. Pero ang sinasabi doon, si Lord ang nagpalabas sa kanila. Alam nyo, it's a picture of what is happening now and what has Jesus Christ has done in our lives. Tayo pong lahat alipin.
Tayo po lahat, wala tayong magawa sa ating master sa mundong ito. Hindi natin kayang gapiin ang kapangyarihan ng kadiliman, ang kasalanan, ang kamatayan. Kaya mismo ang Diyos na bumaba dito. Greater than Moses, the Son of God, the appointed Son of God, the only one, the begotten, none other than Jesus Christ. Siya po yung nagpalaya sa atin sa kasalanan at napagtagumpayan niya ang kakamatayan. At hindi lang yun, kung paanong si Lord nangako na dadalhin sila sa lupang pangako, tayo din, merong promise si Lord. Promise land yun. Alam niyo kung saan yun? Hindi dito sa lupa yun kasi magugunaw ang mundo eh. Merong lupang pangako. May promise land. Walang iba kundi sa langit, sa piling ng Panginoon. Kaya yun ang mas matindi na hintayin natin. Mas maganda yun kesa sa mga bagay sa mundong ito. No? Praise the Lord! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos na buhay sa ating coffee break. Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 7 verse 13. Ayan. Mateo. Ayan, kapitong chapter ng Matthew in verse 13. Yan ang ating babasahin. Thank you, Lord. Really good evening sa iyo, Brother Eugene and Sister Marisel. Kay Kuya Yuma, shout out sa inyo dyan. Sister Venus Crystal. Ayan, praise the Lord. Okay, reminder para sa ating digital evangelist. Tag, share, huwag tayong magpagod, huwag tayong magsawa. Brother Randy, good evening sa iyo, kapatid. Salamat sa Panginoon. Sa darating pong April 2, ayan, birthday ko yan. Salamat sa mga advance greetings at mga pinadala ninyo mga pagkain. Salamat sa Panginoon, online Sunday service tayo. Pero pagdating ng April 9, which is recent Sunday, okay, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, sama-sama tayo mag-worship. Napakaraming surprises ng Panginoon sa atin. Napakaraming pagpapala na kahanda sa mga magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. Kaya block na natin yung calendars natin. April 9, magtitipon tayo physically. Sama-sama tayo na magpupuri sa Panginoon. Alright? Praise the Lord! Basahin natin yung Word of God sa Matthew chapter 7, verse 13. Binabati natin ating mga international churches kay Pastor Bob, Pastora Josephine, sa mga blessed servants of the Lord dyan sa J. Coffee Greece, J. Coffee Canada, Chicago. Mapagpalang gabi sa inyo. Thank the Lord! Matthew 7, verse 13. Check, 1, 2. Salamat sa Diyos. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Panginoon, salamat po sa salita mo, sa mensahe mo sa amin. Pagpalain mo ito sa aming mga puso. Ngayon pa lang, blessed na kami kasi nabasa namin ang salita. At lalo kaming pagpapalain kung ito'y aming isa sa buhay. Kaya Panginoon, dalayan ko hindi lang kami manood, makinig, kundi tanggapin namin ito. Paniwalaan, sumunod kami sa sinasabi ng iyong salita. Salamat po, Lord, dahil ikaw magtuturo, boses mo maririnig, ikaw ang mangaral at mangusap sa aming lahat at handa kaming makinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ayan, salamat sa Diyos sa buhay. Muli, good evening sa ating mga kapatid. Welcome and good evening sa ating online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. We're starting a new series, Normalize. Ayan. Ang ibig sabihin nito, baga para bang sabi sa dictionary, to make something conform or reduce something to a norm or standard. Alam mo, for these past few weeks, nag-uusap kami, no, sinasabi ng Panginoon na as you see the generation now, sa mga nangyayari ngayon, kumaga para bang yung dating hindi normal, nagiging normal na lang ngayon. At itong pag-uusapan natin, yung hindi naman talaga tama, ginagawang tama sa panahon natin ngayon. Kumaga parang yung mga kasalanan sa Biblia,
Eh para bang normal na lang na ginagawa hindi lang ng mga tao sa mundo, ha? Pati mga Kristiyano, pati mga mananampalataya, eh para bang normal na sa kanila itong pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos. So marami tayong touch na topics, but ang pag-uusapan natin yung talagang kalimitan, parang tinanggap na ng tao na normal na to sa buhay natin ngayon. Yung baga parang yung standard ng Panginoon nung kanyang salita, ayaw na. Tandaan natin that our goal is not to conform into the pattern of this world. Hindi tayo dapat makiayon sa nangyayari o sa ginagawa ng marami. Alam nyo, isang dahilan bakit ninonormalize na ng mga tao ang mga kasalanan ito, because their reason is everybody is doing it. Diba talaga naman eh? Eh, lahat naman gumagawa na yan eh. So, mga Kristiyano, ganyan na rin gawin natin. They are conforming to the pattern, to the system, to the lifestyle of this world. Para bang hindi yun ang sabi ng Panginoon sa atin. We must live a life that is separated, consecrated, or holy. Kaya alam nyo, ang reason kapag sinasabi natin, everybody is doing it, eh, naku, para bang kung ang lahat ay gumagawa ng mali, gagawin mo na rin yon. Ano na ba ang standard natin? Saan na nga ba natin ilalagay yung ating pananampalataya sa ginagawa na ng nakararami? Ito yung sinasabi ng Matthew 7 verse 13. Na sinasabi ni Lord, marami, malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito'y dinaraanan ng marami. Napakasimple ng sinasabi ng Panginoon. Nakikita mo yan ngayon. Mas marami ang pipili sa paggawa ng kasalanan. At ang dulo nito ay papunta saan? Sa kapahamakan. Yun ang dinaraanan ng marami. Pero sabi niya, pumasok ka doon sa makipot na pintuan kasi yung dulo noon, buhay. Ang dulo noon, hindi kapahamakan, kundi kaligtasan. And doon tayo tinatawag ng Panginoon sa makipot na daan sa mga hindi pinipili ng karamihan. Yan. Ano kaya kapag-usapan natin ngayon? Ito, para bang kailangan ma-examine natin yung sarili natin eh. Ang topic natin sa series nating Normalize is yung Sin of Pride. Sin of Pride. Etong pride, yung mga taong mapapride, nakarinig ka na ba? Nasabi mo na ba? O naisip mo la, the back of your mind. Baga parang may kakilala ka ngayon, katabi mo siya ngayon, nanonood siya ngayon, na taong mapride. Para bang naging normal na sa tao, maaaring naging Kristiyano ka, no? Kristiyan ka pero mapride ka. Eh, mapride na talaga ako eh. Ito na talaga ako. Baga parang tinanggap niya na yung pride niya na sa buhay niya na yun na talaga yung kanyang identity. O minsan naman, may mga tao tayong kilala na wala tayong magawa, mapride talaga yan eh. Yung ginawa ng normal, tinanggap na ng lipunan ng mga Kristiyano na wala na ba tayong magagawa sa pride? O maaring tayo mismo. Kristiyano ako pero hindi ko maibaba, hindi ko maalis yung pride ko. Siguro magiging Kristiyano. Kristiyano ako pero proud pa rin ako. Para bang ni-normalize na natin. Alam mo, bigyan ko kayo ng konting background sa pride. Pride is the root of all sin. Yan ang ugat sa lahat ng kasalanan. Yan ang nakita ng Diyos sa puso ni Lucifer. Ang pride ang nagpalaya sa kanya sa langit. Ang pride ang natagpuan sa kanyang puso na gusto niya siya yung itataas, siya yung sasambahin, siya yung luluwalhatiin. Kaya seryoso tong kasalanan na to eh. Huwag nating i-normalize na ma-pride talaga yan, pastor eh. Hayaan mo na yan. No. O minsan sinasabi mo, hanggang dito lang ako. Ito yung limitations ko. Pride ako, proud ako, pero Christian din ako. Hindi pwedeng i-normalize natin yon. Kailangan babalik tayo dun sa standard ng salita ng Diyos. Maraming dahilan bakit ang tao ay pwedeng maging proud, palalo, mapagmataas. Dahil sa estado sa buhay, gaya ng Bible na sinasabi yung mga nagiging mataas ang estado. Dahil sa kapangyarihan, sa influence, sa yaman, sa posisyon,
Alam niyo si Pharaoh, sa sobrang tindi ng kanyang pride, eh kasi Diyos ang tingin niya sa sarili niya eh. Yun yung pride eh, di ba si Satanas, gusto niya siya yung sambahin. Kahit na nakakita siya ng napakaraming miracle, 10 salot yun oh, hindi pa rin siya naniwala. Tinigasan niya yung puso niya. Eh, Pharaoh ako eh. Ano ako, makapangyarihan ako eh. Sinasamba nga ako ng mga Egyptians eh. Kaya para maniwala ako dyan sa Diyos nyo, Moses, si Yahweh. Hindi. Alam mo yung mga taong gano'n, tinitigasan nila yung kanilang puso. Ayoko maniwala dyan, Christianity, born again. Tataas ako ng kamay. Alam mo yung parang hindi yata masyadong cool yun o cute. Hindi pwede sa akin yung professional ako eh. You see? Ayoko maniwala dyan. Eh, mayaman naman ako eh. May influensya ako, may posisyon ako sa gobyerno. Tapos, maniniwala ako sa sinasamba mong Diyos. Maybe in your status in life, dahil mayaman ka, o maaaring ikaw ay malakas. Naalala nyo? Minsan tayo ay may maraming kakayahan. Marami tayong kayang gawin, abilidad. Kaya tayo nagmamalaki na hindi na natin kailangan ng Diyos. Malakas ako eh. May pera kami. Strength in money, physical, health, di ba? Pag ang tao talagang malakas sa lahat ng area ng buhay niya, kakailangan pa ba ang Panginoon? Yan ang nangyari kay Samson eh. Nabitag siya sa kasalanan. Minsan dahil sa kaalaman o knowledge or karunungan, yung wisdom ng mundo, kaya ang tao nagiging ma-pride. Matalino ako eh. Paliwanag mo sa akin yan. Pag hindi mo nasagot ang tanong ko, hindi ako maniniwala sa Diyos nyo. Pride in having the wisdom and the knowledge. Eh, pero syempre, hindi exempted yung mga taong simbahan. Minsan yung spiritual pride. Dahil lagi ako natin sa church. Nababasa ako ng Bible, nakapagbigay ako, nakakasunod ako. Minsan nagiging palalo tayo, nagiging mapagmataas tayo. Eh. Alam nyo, kailangan maingatan natin. Ang pride sa Bible ay nangangahulugan na gusto rin natin maging tulad ng Diyos. Gaya ni Lucifer, we have the desire to be like God. Mataas, sinasamba, pinupuri. Yan ang definition niyang pride. Ang mga taong proud ay dahil nagtiwala sila sa kanilang sariling lakas, sa kanilang accomplishments, sa kanilang mga achievements. O maaring ang taong proud eh hindi na kailangan maturuan pa. Tingin niya sa sarili niya, kayang-kaya ko ng lahat. Alam ko ng lahat. Kaya huwag mo akong tuturuan. Ngayon gusto ko i-share sa inyo yung mga signs o pwedeng sabihin symptoms. Check natin yung sarili natin. Nagiging proud ba tayo? Ito yung mga pag-usapan natin na huwag nating i-normalize to sa buhay natin. Huwag nating tanggapin na, okay, ganyan talaga yun. Ano bang sintomas ng taong ma-pride? Bigyan ko kayo ng ilan. Number one, yung entitlement. Entitlement. Sabi ng dictionary, yung entitlement is the belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment. Diba? May kilala ka bang ganun tao? Entitled masyado. Na kapag pumasok siya sa restaurant, kailangan ako unahin nyo. Kailangan special treatment. Pag pumasok sa bahay mo, bigay mo sa akin yung the best na upuan. O, pag nagkita-kita kayo, kailangan nandyan na kayo lahat bago ako dumating. Pa-VIP ba? Di ba? Parang wow, grabe no? Masyadong entitled. Ang iniisip nila talagang kailangan meron kaming special treatment. Dapat ganito ang turing mo sa akin. The word is inherently deserving. I deserve this. Dapat bigay mo sa akin to kasi I deserve this. Alam mo yun, ayoko dyan. Dapat bigay mo sa akin to kasi I deserve it. At kapag ang tao ay entitled, nako, mahirap yan. Gusto yan ng posisyon. Kasi niya lagi siya nare-recognize. Nalala niyo sinabi ni Jesus sa Luke chapter 22 verse 24 to 26. Nagtatalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Grabe no? Mga disciples to ha. Gusto nila kilalanin silang great in the kingdom. Grabe, masyadong entitled. Mga Kristiyano, kailangan kilala ako. Kailangan may title ako.
Sabi sa verse 25, ang sabi ni Lord sa kanila, pinipilit ng mga hari ng mga hentil na sila'y ituring ng Panginoon ng kanilang nasasakupan. Sabi niya, ganyan ang isipan ng mga makamundo. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Pero sabi ni Jesus, verse 26, ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay dapat maging tagapaglingkod. So alam mo, kapag entitled kang Kristiyano, o kahit hindi ka pa Kristiyano, masyado kang entitled, that is one sign of being proud. Pride yan eh. Anong solution dyan? Kapatid, you need to serve. Humble service ang kailangan dyan. Alam mo yung kung parang ikaw gusto mo na lagi kang kinikilala. Gusto mo mataas ang posisyon mo, nasa maganda ka upuan, maganda ka posisyon, kapatid. Entitlement yan. Dapat ito bigay sa akin. Ayoko ng ganyang pagkain. Dapat ganito. Dapat ganito service mo sa akin. Anong mga signs ng isang taong entitled? Hindi sila gagawa ng mga bagay na parang maliliit at marurumi. Hindi nga makapulot ng balat ng candy yan eh. Alam, hindi nga makahawak ng walis yan eh. Eh kasi parang tingin nila, yun yung identity nila. Kapag gumawa sila ng maliliit na bagay, hindi makahawak ng sponge yan. Para maghugas ng plato. It's entitled eh. May position ako eh. But you know, in the kingdom of God, who is great? Those who are serving. Yung mga taong entitled, makikita mo ha, meron silang habit na to boast on their connections. Mahilig mag-name drop yan. Kilala ko si ganito, bakit? Kilala mo ba ako? Kilala ko si ganito. Oh, yan, pinsan ko yan. Oh, yung mayaman na yan, nako, classmate ko yan. Alam mo, minsan, yung entitlement nakikita doon sa mga ganong gawa eh. When we name drop connections, influence, yung ating mga kilalang mga sikat at mayayamang tao, we're bragging about those things na meron tayo na wala sila. Yan ang isang sign ng proud na tao. Entitlement. Pangalawa, kapag nagiging ungrateful, mapapansin mo yan. Ungrateful, sabi ni Merriam-Webster, it's forgetfulness of or poor return for kindness received. Alam mo, hindi marunong magpasalamat. Kapag binigyan mo ng regalo, sige, lagay mo lang dyan. Kailangan mo, may ganun tao eh, no? Ungrateful. Ay, ito, binilang kita ng ganito. Ay, ito, cake para sa'yo. Ay, ito, pinagluto kita. Sige, lagay mo lang dyan. Eh, pakilapag na lang dun sa ano. Hindi marunong magpasalamat. Kapag proud ang puso. Kumbaga parang, ano ba yung nagiging dahilan bakit ungrateful? Because they think they deserve. Dapat ka lang magbigay sa akin. Dapat ka lang gawin mo yan para sa akin. Diba? Never appreciates yung mga ginagawa ng mga tao sa kanya. Kasi entitled and ungrateful. Na para bang karapatan ko yan. Bakit ba? Dapat bigay mo talaga sa akin dyan. Naalala yung mga Israelites. Mga Israelites na pinakain ng Panginoon. Pero yung mga pagising nila, meron ng mana. Tapos lumakas pa yung hangin, dumating pa yung mga pugo. Wow! Pero ang sabi ng Lord, suyang-suya na kami dito. Nag-complain pa sila. Alam mo yung tao, pag ungrateful, instead na magpasalamat, laging nagre-reklamo. Kasi why? Ang tingin nila, dapat mo lang gawin sa amin to. Yan ang resulta ng pride, kapatid. Kaya alam nyo, tingin natin yung buhay natin, tayo ba ay hindi marunong magpasalamat? Tayo ba ay para bang iniisip natin, lagi karapatan natin, we deserve this, dapat ibigay sa akin to. At kapag natanggap mo, dapat lang yun. That is being ungrateful. Ang mga tao mapapride, defensive yan. Number three, defensive. Alam mo yun, pag na-check mo, naku, magagalit yan sa'yo. Ang mga tao mapapride, hindi umaamin ng kanilang pagkakamali. Ang gagawin nila, isisisi pa nila sa iba. Eh, kasi naman, kaya ako ganito, kasi dahil sa kanya eh.
Yan ang mga tao. Hindi yun aamin. O kaya idadivert nila yung attention. Ayoko! Iba! Baga parang normal na yan eh. Di ba? Parang, wow, Lord, hindi pala dapat. And hindi lang sa pagkakamali ah. Minsan, defensive siya. Kapag may mga tao na nagiging successful, isang sign ng pride, sasabihin niya, ah, kaya naman successful yan eh. Kasi tatay niya successful. Ah, bigay lang yan? Ah, wala. Ano lang yan? Sinwerte lang yan. Pero kung wala talaga yan, walang mangyari sa buhay niya. And because hindi siya marunong maging masaya sa tagumpay ng iba, hindi siya marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali, eh, para bang kapag may nauuna sa kanya, nagtatagumpay sa kanya, eh, hindi niya nagugustuhan. And kapag ang tao masyadong defensive, proud, pag pinagsabihan mo, ayaw niyang tanggapin. Kapag may sinabi kang hindi maganda sa kanya, ang isang taong ma-proud, magagalit pa sa'yo. Pride. They do not accept constructive criticism. Alam mo yun, para sa ikabubuti niya. Di ba? That person will reason out, will reject, and minsan, magagalit pa sa'yo. Kaya alam nyo ang solusyon dyan, tayong defensive, basta yung humility to be thankful. Kapag tayo ay kinokorek, tayo ay natuturuan, hindi ba dapat lagi tayo magpasalamat? Kasi concern yung mga tao na yon sa atin. Huwag tayong masyadong defensive. Let us accept constructive criticism. Let us have a heart that is humble to hear, to receive instructions. Pang-apat, ang sign na symptoms ng isang taong ma-pride, gusto niya siya lagi yung bida. Paano ko ba sasabihin to? Center of attention. Ayan. Pa-Jollibee talaga sila eh. Di ba? Bida talaga siya. Siya si Jollibee. Baga parang pag hindi siya si Jollibee, pag hindi siya yung bida, nako, ayaw niya na, uwi na ako, hindi na ako bida eh. He wants to be the center of the world. Your life must circle, be centered upon that person because ma-pride eh. Ang iniisip niya, ako dapat, ang ano, kasi importante ako, mas higit ako importante sa inyo, kaya dapat bibigyan niyo ako ng oras. Sa akin nga, ako usapan. Alam mo, mapansin mo yan eh. Pakinggan mo ah. In the circle of your friends, in the church, kapag may nag-share, tingin kayo ha, hindi nawawala ito sa church. Kapag siya yung nag-share, nagsasalita, gusto niya makinig kayo. Pero kapag iba na yung nagsasalita, ayaw niyang makinig. Gusto niya sa'yong namamangka. Naku, kailangan hindi natin to i-normalize. Alam mo yung center of attention. Alam niyo, hindi po masama na ayusin natin yung itsura natin. Hindi masama magpaganda, magpapogi. Walang problema yun. Importante nga, naayusin natin yung sarili natin. But sometimes, ito eh, makikita mo yung glimpse, parang may konting pride ah. Basyadong vain sa kanyang itsura. Vain about your physical appearance. Eh kasi nga, because you want to be the center of the attention, gusto mo lahat magagandahan sa'yo, magagwapuhan sa'yo. Kaya masyadong binigyan yung panglabas, yung itsura mo, doon ka nalang nakafocus. Kaya alam nyo mga kapatid, tingnan natin ito, na-normalize na ba na ito sa buhay natin? Yung panlabas eh, yung ganda ay panlabas na lamang. Pero yung loob ay isang bangkay na mabaho, nangangamoy, na walang buhay, patay. Nakalibing sa isang kabaong na kulay puti. Pinalinis, pinaganda ang panlabas, pero yung panloob, nabubulok. That is a sign of pride. Panglima, yung bang may attitude tayo ng superiority. Attitude of being superior. Kapag ang attitude natin, gusto natin lagi tayong mas mataas sa iba, hindi tayo nakikisama sa mas mababa sa atin. Ayaw mo makisama dun sa mga tao na ordinary, unpopular. Sino ka ba? Di ka masyadong kilala.
ayaw kitang kausap. Hindi ako makikisama sa iyo. Alam mo, kapag kita mo sa sapatos niya, mukhang andumi ng sapatos ito. Local. Yung bag mo, hindi maganda. Hindi ka naka-makeup. Ayaw kita kasama. That's being proud. Ang mga tao na yon na ayaw nilang makalubilo sa mga unpopular and ordinary people, kapatid, hindi yan yung si Lord eh. Jesus was a friend of sinners. Kaya nga, yung superiority comes from the success of money, social status, yung talino nila, di ba? Ayokong makihalo dyan, di naman marurunong yan eh. Ayokong makihalo dyan, ako mga, hindi ko gusto yung pabango nila. Alam mo yun, kapag ikaw lagi ka naghahanap na, ay gusto ko kasama ko dun, sa mga mayayaman ako uupo. Ang kakausapin ko, kukwentuhan ko, gusto ko yung mga magagandang itsura. Nako, mahirap yun. Alisin natin. Ang Lord, meeting na niya tayo lahat eh. Anak niya tayong lahat eh. Ang Panginoon, equally, ang pag-ibig niya sa lahat. Kaya, napaka-importante na let us be humble. Ang taong ma-pride bang anim, not teachable. Hindi mo maturuan talaga. Ayaw magpaturo. Minsan, may parang napapansin mo ba yun sa sarili mo na parang ayaw mong pinagsasabihan ka? Ayaw mo may nag-check sa'yo? O minsan naman, tayo ay gusto lang natin mag-share ng mga problema natin. Gusto natin mag-share ng mga hurts. We have questions. Pero ang totoo, hinahanap lang natin yung makikinig. Pero kapag nagbigay sila ng advice, ayaw mong gawin. Because we do not have a teachable spirit. We do not listen to other people's advice. I mean, pag ikaw yung tao na parang gusto mo lang ikaw lagi nag-share, at yung advice nila hindi yun mahalaga kasi alam mo na yun, dinidisregard mo yung counsel ng mga tao. Kahit mas bata pa, mas matanda pa sila sa iyo, well, that is a sign of pride. Number 7, ayaw mong nauunahan ka. Diba? You do not like to be surpassed. Ayaw mong may umuungos sa'yo. Ayaw mo na merong mas higit sa'yong magaling, mas maganda, mas gwapo, mas mayaman. Lalabanan mo yun. Diba? Gusto mo lagi kang number one. Kasi number one, talagang kitang-kita ka eh. Mataas ka sa lahat eh, di ba? Parang lahat sa'yo may competition. Nako, that word competition, para bang hindi maganda yon sa buhay natin. Kasi ang totoo, laging may mas magaling sa atin. Laging may mas mayaman. Laging may mas maganda. Totoo yan eh. That's why, yung competition, magiging healthy lang siya kapag nakipag-compete ka with your old self. Ang competition dapat hindi sa ibang tao. Magiging healthy yung competition kapag nakipag-compete ka sa dati mong buhay. Sa buhay mo ngayon. Tingnan mo yung sarili mo dati. Are you a better person now? Are you a better Christian now? Huwag sa iba. Kasi dun yung pride eh. Kung may kukumpara yung sarili mo sa ibang tao, ikumpara mo yung sarili mo sa dating ikaw. Nag-improve ba ako? Kasi when you focus too much on your brothers and sisters, on other people, it slows you down. Totoo yan eh. Babagal ka. Instead of giving your strength, your emotion, and your efforts on growing and keeping yourself healthy, eh nakafocus ka sa pagtingin sa iba. Makipag-compete ka sa dating ikaw, sa sarili mo. Teka, nag-grow ba ako? Lumayo ba yung lakad ko, yung buhay ko? Nag-increase pa? Kaya, alam mo yung mga tao na ayaw na mauunahan, eto sinasabi niya. Instead na maging masaya sila sa tagumpay ng iba, they will criticize these people who are ahead of them. Di ba? Parang, ah, ang galing niya, no, ah. Wala yan. Tinan mo, babagsak din yan. Ay, wala yan. Ako, maunahan din yan. Ako, may mas magaling dyan. Para hindi siya masaya. Nakapag yung iba nagtatagumpay. Focus on improving yourself. Focus on growing.
kailangan, yun yun eh. Makita sa atin. Huwag natin normalize. Uy, ang galing niya. Dapat mas magaling ako sa kanya. Uy, grabe, ganda ng bahay niya. Dapat mas magandang bahay ko sa kanya. Uy, ganda ng bag niya. Mas maganda dapat next week yung bag ko. You see? It's about competing. Kasi ayaw natin na nauunahan tayo. Ayaw natin na mayroong mas higit sa atin. At ito malungkot. Ituturing niya yung kaaway. Ituturing niya yung kaaway. Hindi maganda, no? Ayaw ng Panginoon. Ito yung mga bagay na nagiging sign. At itong gagawin niya, they will be critical to those people. Insecure. Hindi na sila masaya. Naiinis sila kahit wala namang ginagawa. Alam mo yun, sa office, sa magkapitbahay, sa magkakaibigan. Linisin natin, palilis tayo ng ating mga puso sa Panginoon. Lord, help me to be like you, a more humble person. At kapag tayo insecure sa iba, tayo naiinis tayo sa tagumpay nila, naku, dito papasok yung pagiging bitter. Yung bitterness. Wala namang ginagawa, nagtatanim unti-unti. And kahit anong gawing maganda ng tao na yon, hindi mo yun nakikita. Alam mo, nakikita mo yung mga mali niyang gawa. Kasi bitter. Bitter yung experience mo. That is the root of pride. Kaya alam nyo, kailangan makita natin, we acknowledge the strength of others. We appreciate the blessing of others. Kaya maging masaya tayo. Alam mo, isa na nakakatuwa sa talaga isa sa mga experiences sa church. Every time magbe-bless ng sasakyan, hi! Wow, praise the Lord. We'd like to invite everyone. Kaya tawag na, punta kayo lahat dito, be-bless natin yung sasakyan ng kapatid natin. Lahat kayo magpuri sa Diyos, kahit hindi sa inyo. It's one way that we appreciate and we become part of that. Why? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran yun, Diyos din natin yun eh. At kung binigyan siya ng Panginoon, aba, sunod ka na dun. Alam mo yun, those who rejoice. Diba? Wow, Lord, salamat. Magugulat ka, the next Sunday, oh, yung isa naman magpapabless. Grabe, yung sunod, yung isa may motor bago. Wow, glory to God. Why? We're so grateful for the success of others. Hindi competition eh. Wow, mga parang wow, in humble hearts, Lord, we thank you na lahat ng mga blessing na ito. Kung sila meron, Lord, masaya kami para sa kanila. Kami na yung sunod. Hallelujah. James chapter 4 verse 6. We all know this verse. God opposes the proud. God resists the proud. But gives grace to the humble. Maring nanonood tayo, nakikinig tayo, parang ako doon, medyo merong sign ng pagiging proud sa akin. Naging normal na to. Na para bang ginto na talaga ako, hindi na to mababago, kapatid. It's not right. Mas magiging affected tayo bilang mga anak ng Diyos kung isusuko natin yung pagmamataas natin sa kanya. Philippians chapter 2, sabi niya, let us have the mind of Christ, verse 5. Speaking of humility, pero mo, Diyos, nagkatawang tao. Naging alipin, naglingkod. Dapat sa paglingkuran, hari ng mga hari. Hinugasan niya pa yung paa ng mga disipulo niya. Never pang nangyari na yung teacher ang naghugas ng paa ng mga student. Si Jesus gumawa nun. He is the perfect example of humility. Kaya alam nyo mga kapatid, kung tayo ay mga Christians, let us follow the ways of Christ. Humility in service. Humility before God. Humility before others. Samahan mo akong hingi tayo ng tawad sa Diyos. Magpalinis tayo. Siya ang makapagbabago sa atin. Siya ang tunay na makapagbabago sa mga buhay. Join me in this prayer. Close your eyes and bow your heads. And if you're saying, Pastor, okay, ma-pride ako. Para bang naging normal na, ang tagal na nito sa buhay ko. But right now, God, Lord, I want to be changed by you. God, I want to come to you and ask for your forgiveness. Sabay-sabay tayo magpe-pray. Galing sa puso, sabihin natin, Lord, patawad po, naging ma-pride ako. Naging mayabang, mapagmataas ako. Panginoon, linisin mo po ang aking puso.
aking isipan. Patawarin mo po ako. Isa akong makasalanan. Lord, paguhin niyo ako. Binubuksan kong puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay. Maghari ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin. Tulungan mo akong maging mapagtumbaba. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagbabago araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung tayo po ay sumabay sa ating panalangin, ang magandang balita, pinatawad na tayo ng Diyos. Amen! And yung ating mga pagkukulang kasalanan, nilinis niya na. Pinatawad niya tayo. Ginawa niya na tayong bago ngayon. At pero, araw-araw babaguhin pa rin tayo ni Lord. Yung pagiging proud, aalisin ni Lord sa puso natin. Paano maging malinis lagi ang laman ng isipan ng puso natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Yan ang tubig na magbabago, maglilinis sa ating karumihan. Kaya ini-encourage namin kayong lahat. Araw-araw magbasa ng Bible. Araw-araw umatin sa ating mga gawain online. Meron tayong mag-replay ka. Mahuhugasan ang puso mo ng salita ng Diyos. At unti-unti makikita mo nagiging humble ka na. Unti-unti nakikita mo binabago ka, nagiging mas mabuti ang buhay mo. Kaya salamat sa Diyos. Congratulations. Bagong simula ito, kapatid, sa ating lahat. Hindi normal na maging proud tayo. Hindi normal ang pride. Hindi yan nais na Diyos. Ang gusto ng Panginoon, humble. Humility. Salamat sa Panginoon. In 5 minutes, we are done. But before we end, we want to pray one more time. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, thank you for the new beginning that you have given us. A fresh start. A clean slate. Bago. Salamat sa banal na Espiritu. Tuluhan mo kami, Lord. Turuan mo kami. Lagi maging humble. Na kahit na nagtumataas ang aming buhay, umaangat, sumasagana, nagiging mabunga, inilalagay mo kami sa mga posisyon. Nakakapaglingkod kami, nakakasunod, nakakagawa. Lord, help us to be humble by acknowledging that everything comes from you. Wala namang kaming magagawa kung wala ka. At kung ano yung meron kami ngayon galing sa iyo, and help us to recognize that, God. At Lord, humingi na kami ng tawad, hindi na kami babalik pa doon. Hindi na magiging paulit-ulit ang aming buhay. Kundi Lord, paliwanag ng paliwanag, pabanal ng pabanal ang aming buhay. Kaya Panginoon, nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong espiritu, ikaw ang patuloy na magbabago. Dinadalangin din namin, Lord, ang mga may karamdaman ngayong gabi sa mga sipon, ubo, allergies, problema sa baga, kidneys, mula ulo hanggang talampakan, lahat ng sinabi ng doktor, Panginoon, ikaw ay may kapangyarihang magpagaling. Ikaw ay may kapangyarihan na magbalik ng magandang kalusugan. Kaya sa iyong mga latay, Lord, dinideklara namin, magaling na kami. Pinapaalis namin lahat ng sakit, lahat ng disease, infection, virus, yung mga hindi tama sa aming katawan, itinatama mo. Yung mga hindi magkaanak, Lord, inaayos mo kalang sinapupunan sa pangalan ni Jesus. Binubuksan mo, Lord, at magkakaroon ng pagpapala ng buhay galing sa iyo. Tinataas namin ang kagalingan ito sa iyo. Ikaw makapagbibigay sa amin, maging spiritual, emotional, o mental. Panginoon, tinatanggap namin ang kagaling. Salamat po sa mensahe mo sa amin. Hindi lamang nakarinig, kundi isasabuhay namin. Lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Panginoong buhay. Salamat sa mensahe niya sa amin. Sumabay ka ba sa prayer? Sabihin mo dyan, Amen. I receive it. Thank you for joining us sa ating digital evangelism. Sa mga kapatid nating nag-share,
Salamat sa buhay ninyo. Salamat din sa mga new blessings, sa mga nakasama natin for the first time. Thank you for mga regular natin, mga kapatidan natin. Salamat at patuloy kaming na nagpe-pray. Patuloy tayo na mag-pledge sa ating Operation Bangon. Kung kayo po'y pinagpapala ng Panginoon, huwag natin kakalimutan magbalik, magbigay, lalo na sa kanyang templong ginagawa. No? Salamat sa Diyos. And just sa ating comment section sa GCash number natin, ayan, ang ating mas mabilis sa pagbibigay, lahat ng yan, naalay natin yan sa Panginoon, sa kanyang kaharian, pagpalaig ka sa iyong pagbibigay. Salamat sa Diyos at patuloy tayo na maging masagana, mabunga para maging pagpapala sa marami. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating online prayer meeting. Kung kayo po ay sumabay kanina sa prayer ng paghingi ng tawad, sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, congratulations, anak ka na ng Diyos. Tinanggapin niya sa kanyang kaharian, kaya sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Power to God. Jesus Christ, King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join nyo sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 ng Espacio Ruban. God bless everyone. See you again. Bye.